Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay July 10, 2024. Ngayon po ay Miyerkules na 14th na linggo sa karaniwang panahon at maligayang pagdiriwang din po para sa aming parokya na kung saan ay ginugunita ang dedication anniversary ng aming pong altar. No? Salamat sa Diyos sa biyayang ito at kami po ay patuloy na naglilingkod at patuloy na nakakatanggap ng biyaya mula sa ating Panginoon sa pagdiriwang natin lagi no, ng araw-araw na banal na Eukaristiya. At sa araw na ito, ang ating unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Oseas chapter 10 verses 1 to 3, verses 7 to 8 and verse 12. Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at titik ng bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. Habang umuunlad ang kanyang lupain, ay lalo nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila. Marumi ang kanilang puso. Ngayon, dapat nilang pagdusahan ang kanilang kasamaan. Wawasakin ng Panginoon ang kanilang mga dambana at sisirain ang mga haliging sinasamba nila. Di magtatagal at sasabihin nila, wala kaming hari sapagkat hindi kami natatakot sa Panginoon. At ano ang magagawa para sa amin ng isang hari? Ang hari ng Samaria ay mawawalang parambula. Wawasakin ang mga dambana sa burol ng Aven na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubuan ang mga tinik at dawagan ang kanilang mga dambana. Sasabihin nila sa kabundukan, takpan ninyo kami, at sa kaburulay, tabunan ninyo kami. Maghasik kayo ng katuwiran at mag-aani kayo ng pagpapala, bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin ang Panginoon. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng biyaya. Ang salita ng Diyos. Muli po, happy dedication celebration para po sa parokya ng namin dito sa Nuestra Señora de la Soledad. At sana po sa pagdiriwang natin no, ng dedication anniversary ay makuha din natin po yung mensahe mula sa konteksto no, ng ating pong unang pagbasa. No, dito ay sinasabi nga po na ang bayang Israel ay naikumpara no, ng Panginoon sa pagpapaliwanag ni Propeta Oseas sa isang punong ubas na mayabong at titik ng bunga. Pero sa kasawiang palad, sabi dito, habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. Habang umuunlad ang kanyang lupain, lalo namang pinagpapala yung mga haliging sinasamba niya. Magandang paanyaya po ito no, para sa atin na mapagnilayan yung ating po mga tagumpay. No, kasi maganda po no, na dito nga yung ating bang natatamong mga biyaya o success sa buhay natin, ito ba ay na-attribute pa natin o nasasabi natin na salamat sa Diyos, dahil sa Diyos. Kaya tayo may mga ganito o sa kasawiang palad habang yun nga no habang nagtatagumpay tayo lalo naman tayong lumalayo sa totoong Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng mga biyaya at habang nagtatagumpay ang tao habang papalayo ng papalayo sa Diyos padami-dami ng padami yung mga inaako niya o tinuturing niyang Diyos ng buhay. Pag sinabi kasing Diyos no, ng buhay, yung inaakala natin, ito yung makakapagpasaya sa atin, ito yung nagbibigay ng sigla sa atin ng buhay. No? Kaya nalilihis naman tayo sa ng landas na imbis na bumaling tayo sa nag-iisang Diyos, napakarami nating sinasambang nagiging Diyos, Diyosan ng ating buhay. Material na bagay, mga kayamanan, mga posisyon o kapangyarihan, ito ngayon ang mga nagiging
Diyos, Diyosan natin. Kaya siguro magandang mapaalalahanan tayo na ano bang nangyayari sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Mas binibigyan ba talaga natin ito ng importansya? O katulad ng mga nauna nating narinig na kwento, mas pinahalagan ng tao ngayon ang hanap buhay, ang pera, kesa sa buhay ng tao, kesa sa relasyon niya sa Diyos. Sana po, no? Dahil sabi nga po dito, pagdating ng araw, lahat naman din ng ating pinahahalagahan ay mawawala din sa atin, lalo na ang mga material na bagay. Ang may iwan lang, ang matitira lang, ikaw at ang Diyos. At ang Diyos na ito ang siyang ahatol sa kung paano nga natin trinato, no? Ang Diyos habang tayo po ay nagtatagumpay. Nawa, matuto tayo sa mga kamalian, sa mga aral at karanasan ng nakalipas. Patuloy tayong magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya at patuloy nawa itong maging daan ng ating pong paglapit sa Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.